Hello mga super kasari! Good morning, good afternoon, good evening! Mabuhay tayong lahat hanggang gusto natin. For today's video, ang ating yaw-yaw is all about GCash! Kasi nga, maingay ngayon si GCash, no? Daming nababahala, nag-aalala ng mga kasuper kasari. So kagabi, maingay itong GCash na ito. Nananahimik naman ako eh. Tuloy ako dito sa GCash, protect na ito, no? Aking mga ka-super MM ay ang ingay-ingay sa GC dahil nga dito sa mga GCash protect na ito, ano daw ba ang gagawin? At may mga nag-PPM na rin sa akin kung tumatanggap pa rin daw ba ako ng cash out ngayon inaka GCash protect. So sabi ko, parang wala lang naman sa akin yung GCash protect. Kasi di ba last year pa naman to, last year pa naman siya, i-off mo lang yung GCash protect pag nag-express send tayo. So okay na yung transaction, walang problema. So ngayon parang may naglalabasan sa mga group ng Sari-Sari Store, nakikita ko, nagpo-post. So ako hindi ako nababahala. Hanggang kagabi lang na, ang ingay-ingay sa GC nga, kanya-kanyang ganyan, hindi daw sila papa-cash out muna, yung iba, after one month pa ma-claim pag naka-protect yung GCash, mga ganon. So ngayong umaga na ito, hanggang kagabi, napapanaginipa ko pa siya. Nakakaloka. So ngayong umaga na ito, kanina, no, tanghali na kasi naka-break time si Super A. Gumawa ako ng ano, para hindi tayo mabahala tayo mga negosyante, no. Nag-print ako, oh, nakakaloka. GCash cash out policy, no screenshot, no cash out. Kasi titingnan natin kung ganito, ibig sabihin X, makiklaim after 30 days. 30 days. Kasi nga, di ba, pag naka-protect, nakalagay nga na protected yung ano mo, GCash transaction mo ng 30 days. So, mamaya sasabihin ko sa inyo yung advantage at saka disadvantage. Tapos ito naman, check to. Halimbawa, pag may nagpa-cash out na ang sign ay peso lang, hindi naka-circle, makiklaim agad-agad. Kaya kailangan natin na screenshot sa pag-cash out para makikita natin. So, bakit ba tayo nababahala dito sa GCash Protect na ito, no? Kasi, ang pagkakaintindi ko kasi, ha? Kasi, nilike ko yung GCash na page, no? Nagbasa-basa ako doon. Kasi, ang GCash naman talaga is hindi pang-business, no? Hindi talaga yan ginagamit sa pang-business, no? Meron tayong GCash PO, yung pera outlet. Kaso nga, mas convenient kasi tayo dito sa ating personal account na GCash, no? Pero pag na-exceed na tayo dito sa ating GCash personal account, ginagamit ko rin yung aking GCash PO. Mayroon din ako noon. So ngayon, so bakit ba tayo nababahala dito? Kasi para sa akin, no, sa pagkakaintindi ko, itong GCash Protect na ito is para maprotektuhan yung ating mga transaksyon. Kasi nga, ang GCash is for personal use. Sa atin, halimbawa, kung hindi tayo nagdinegosyo, personal use natin, nagbabayad tayo ng mga bills payment, nagbabayad tayo online. So doon, applicable yung protect na ipoprotect natin yung transaksyon natin para naka-insured ng 30 days yung transaksyon natin. Kung halimbawa, yun yung pagkakaintindi ko, ha, correct me if I'm wrong. O halimbawa, nagbayad ka sa maling tao, nagbayad ka sa online seller na ano pala ito, budol-budol, scammer. So, pwede mo yun, insured yung iyong transaction. Tapos, pwede mong, ewan ko, mag-ano-ano ka lang doon, mag-chat ka kay Gigi para ma-refund sa'yo, makukuha mo. Mayroon nga lang 30 pesos pa na ibabawas, di ba? Ganon. So, ngayon, ang disadvantage lang nitong protect na ito sa ating mga negosyante. Kasi syempre, di ba halimbawa, negosyante tayo, may mga nagka-cash out. Sinend nila sa atin, tapos naka-protect. Tapos ibibigay natin yung kanilang kinash out. So pwede kasi nila yun i-refund. Sabi nga, di ba, yun ang sabi, yun ang ingay sa GC na pwede daw nila i-refund yun. So magiging auto-credit sa account natin. So halimbawa, na-cash out na ni Tumer yung kanilang pera, tapos inaka-protect sila, nag-report lang sila, naggawa sila ng kung ano-anong ticket dyan, di ba? So, marirefund nila. So, ma-auto credit sa ating account. So, lugi na tayo kasi naibigay na natin yung cash out kay Tumer, tapos na auto credit pa tayo, edi lugi tayo, di ba? So, yun ang disadvantage sa ating mga negosyante dito sa GCash Protect na ito. Correct me if I'm wrong, ha? Para yun lang naman yung base sa analysis ko dun sa pagbasa ko dun sa GCash page na protected yung iyong transaction pag naka-GCash protect ka within 30 days sa mga online payment, sa mga bills payment, mga ganon. So kasi nga, itong GCash, di ba, hindi nga pang business. Wala tayong ano, standard procedure para sa business dito sa ating GCash. So tayo lang, ginagawa natin siya pang business. So, business at your own risk ito. Kaya ang ginawa ko na lang, print ako, GCash cash out policy, no screenshot, no cash out para makita natin kung naka-protect ba yung kanilang sinend o hindi.
nakapaskill na rin to doon. Pero syempre, may conditions naman to. Kasi syempre, yung iba baka accidentally, hindi na off yung GCash Protect, na send lang. So kung talagang kilala naman natin, papipilapin natin dito sa ating logbook, na na-claim na automatic, hindi pwede nilang i-refund, ganun. Pero hindi naman, feeling ko lang ha, hindi basta-basta siya marirefund agad-agad na sabihin mo, ay, para maka, ano sila, maka-modus or maka-scam na na-cash out na nila, tapos i-refund pa nila. Parang hindi naman siguro ganun kadali. Siyempre, may investigation pa yan si GCash. Oo. Tapos ito, meron kami dito. Itong ginagawa kasi super, meron siyang transaction slip dito pag may mga nagpapa-cash out. So, akong ginawa ko naman, meron ako ditong book. Ngayon lang ito ginawa para hindi mawala. Naka-ano talaga sa notebook para naman ma-review natin pag ano, diyan mo muna natin. Ayan, oh, di ba? Cash out logbook. Naglagay ng cash out logbook. Oh, date, name, amount, reference number, signature. Oh, sa mga hindi dito naman kasi mga kilala lang namin halos kaya hindi ako nag-worry sa mga ganun. Ito para sa mga hindi kilala kasi marami na rin nakakilala sa ating Rosha Mini Mart tapos nagpapa-cash out, cash out, meron pala GCash. So dito pag kahinahinala o oh, no. Pag ano naman, sabi nga na na-accidentally na napindot yung GCash Protect, so pwede naman yan, may conditions naman. Oh. Huwag na natin pahirapan yung sarili natin. Basta para sa akin, nasa atin na lang yan kung paano natin proprotektahan yung ating business, no? Nasa iyo na lang yan, gumawa ka na lang ng policy dyan sa tindahan mo. Okay? So, yun lang. So, yun lang yung aking pagkaintindi dito sa Protect na to, ha? Kasi, alam ko for personal use nga to, personal user na mga GCash user na ginagamit pang personal, pang bills payment, pang bayad online. Kasi nga, hindi naman to pang business talaga, no? Okay? So, yun lang. Thank you for watching. Bye-bye. Tara kami sa market.